Kayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Okusiyas, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit, si Huwas na anak ni Okusiyas ay naitakas ng tiya niyang si Usaba na anak ni Haring Huram at kapatid ni Okusiyas. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid. Kaya't hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinagong 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Huyada ang mga pinuno ng mga kriteyo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, hinarap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoting si Huyada. Isinama nila kay Huyada ang kani-kanilang tauhan, yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Huyada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar. Nakahanda sa anumang mangyayari ang iba
sa gawing timog, ang iba'y sa ilaga, sa paligid ng altar ng tirahan ng hari. Inilabas ni Huyada ang prinsipe, kinurunahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis at itinilagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig na Atalya ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niya nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinagwalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalya, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Huyada sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang sumunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Siya ay sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Huyada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Huyada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalya sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Sion. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikaw ay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, ang mga utos ko ay igagalang. Ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Pinili ng Puon na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Iyong kaharian niya ay uunlad at managana. Ang kaaway niya ay mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Hesus Nazaren. Narinig niyo sa Ebanghelyo natin yung mga salitang tanga at kalawang. Yung tanga, sabi po sa ibang version, kulisap. Kulisap, kalawang, ito ang sumisira sa anumang material na bagay. Sabi nga yung kayamanan na pinakaiingatan natin, isang araw, mabubulok yan. Kaya sayang, sabi nga po, no, nananawagan ng ang Bangko Sentral na wag ipunin ng ipunin. No? Kasi kailangan mag-circulate yung pera. E kapag yung pera, sa katagalan, naluluma, nasisira, mawawalan ng saysay, mawawalan ng silbi. Malinaw po ba? Okay. Real talk tayo, ha? Ang gustong yumaman, pumalakpak po ang gustong yumaman. Yung katabi niya ba, ayaw nang yumaman? Kontento na? Mga kolektora, gusto niyo bang maraming kinokolekta? Malungkot ang kolektora kapag magaan. Ha? Kasi kailangan natin yan. Ha? Kailangan natin ng pera. Lalo pa sa panahon ngayon. Pero mo ang diesel. 86. Nung isang araw, nagpagas kami. 86. So ano implication? Pag tumaas ang gas, tataas ang pamasahe, tataas ang presyo, magtataasan lahat. Kaya kailangan natin ng pera. Kasi pag nagtaas ang gas, magtataas din ang kuryente, ang tubig. Kailangan natin ng pera kasi ang pananaw natin ngayon parang unfair. Kapag wala kang pera, kahit makasagasa ka, malaya ka. Kapag wala kang pera, kulong ka agad. Kaya maraming tao natutokso, kailangan may pera kasi pag may pera, may kapangyarihan ka. Kapag may pera, kaya mong pasunurin ang mga tao. At lalo tigit, masarap sa pakiramdam, kapag may pera, maraming susunod sa iyo. Maraming lumalapit sa iyo. Ulitin natin.
Yung gustong yumaman, pumalakpak. Kahit si Father, no? Kahit si Father, gustong yumaman. Yung mga ayaw yumaman, bahala kayo dyan. Eh, di ba? Kailangan natin yun. At hindi ipinagkakait ng Nazareno. Yung dasal mo na sana yumaman ako, hindi niya ipagkakait yan. Kaya nga inihanda niya ang daigdig para sa tao eh. Ibinigay niya na nga lahat para sa tao. Oh, yung pera, yung kayamanan, ipagkakait ba niya? Hindi. Ayan yan, may sunog. Kailangan na naman magpagawa ng bahay. Kailangan magbigay tayo ng relief. Diba? Tama ba? Kasi baka naman, ano, magpa-plastic tayo, okay na tayo, dasal-dasal lang tayo, okay na, mabubuhay na ako. Eh pagkatapos ito, kailangan mong pambili ng bigas. Yung mga tindera nga natin, mga vendor dyan, di na magkanda umayaw. Talagang magpupursigi. Kasi kailangan makakain. Ano ba ang gustong sabihin sa atin ni Kristo sa araw na ito, no? Sa ebanghelyo natin? Hindi masama yung maghangad tayo ng maraming pera. Hindi rin masama na mag-impok tayo, mag-ipon tayo. Para sa, alam mo, yung mga matatanda dito, mga senior dito, alam nyo naman minsan, ang mga kabataan, dahil napapalitan na yung mga morality natin, moral values natin, eh pag tumanda ka, iiwanan ka na, hindi ka na sosuportahan. Kaya kailangan mayroon ka rin pensyon. Kasi mahirap sa mga matatanda yung hingi ka ng hingi. Lalo na hingi ka sa anak mo. Okay lang sa anak mo. Eh yung, anong tawag doon? Asawa ng anak mo? Anong tawag doon? Uy. Ang mga tulala, ha? Anong tawag doon? Hipag? Ah, manugang, manugang. Yung anak mo okay magbigay sa'yo, di ba? Pero yung manugang mo, nanggagalaiti. Bigay ka ng bigay. Tayo nga, wala dito. Di ba? Hindi masama po yun. Sa tingin ko ang panawagan sa atin, huwag tayong mag-focus sa pera. Huwag tayong mag-focus sa kayamanan lang. Kasi baka po, dahil sa kagustuhan mo na mag-ipon na mag-ipon, literally, mag-ipon na mag-ipon, yung ugali mo nababago. Nagiging pangit yung ugali mo. Ugali natin. Kasi nagiging madamot tayo. O kaya naman, yung ugali mo na kaya ka lumalapit sa tao kasi ginagamit mo yung tao dahil meron kang napapala, meron kang nakukuha, meron kang nahuhut-hot. Bihira, nakikisabay. Ipadaanin muna natin. At sana'y walang masyadong nasusunugan. Yan. Okay. Oh. Focus. Di ba ganun din? Mayaman o mahirap na estado ng buhay natin, kapag nakasentro ka sa pera, nagbabago ang ugali natin. Yung mahirap na nangangailangan ng pera, didikit sa may pera. Kaya kapag nawala na ng pera yung dinidikitan, laglag ka. So alin yung mas pinahalagahan natin? Di ba sabi po, no? Kung nasaan ang kayamanan mo, naroon ang iyong puso.
So kung ano yung tinuturing natin kaya ang lakas. Kung ano yung itinuturing natin na kayamanan, doon tayo nagbabantay. Iyang sabi, mabubulok yan. So bakit mo mas pinahalagahan yan kesa sa relasyon, sa ugnayan, yung mabuting pakikipag-ugnayan? Nagkakasumpaan tayo dahil sa pera. Marami ng relasyon, maraming organisasyon, kahit sa loob ng simbahan, dito sa simbahan, maraming organisasyon dahil sa pera nasisira. Yung dating intensyon na mag-serve, magsiserve lang kami, Lord, gusto ko pong ibigay yung oras ko para maglingkod. Nakatabunan na kasi pag pumasok ka ng organization, maraming generous devotees ang mag-aabot, ang magbibigay. Nasisira ang organisasyon. Oh, sige, balikan natin ng konti. Nung nakalipas na eleksyon, ilang milyon ang inilabas ng isang politiko. Ilang milyon. Ngayon, yung natanggap mo, wala na, ubos na. Kasi mas pinahalagahan mo yung magtiwala doon sa tao kesa sa magtiwala sa Diyos. Kasi sayang eh, sayang. Milyon-milyon ang inilabas ng ibang mga politiko. Pero ngayon, hindi man lang makapag-volunteer, mag-subsidize para makatulong sa mga jeepney drivers o mga drivers na nahihirapan. Pero sige, iwanan natin yon. Tayo na lang mismo. Sa ating sarili mismo. Meron ka ba? O wala? Uy. Nakikipagsabayan ako sa mga wangwang dyan. Sige, tayo lang sa sarili natin. Meron ba tayo o wala? Ikaw makakasagot niyan. Ang alam ko, mayroon ka. Ayaw mo lang magbigay. Mayroon ka, ayaw mo lang. Kasi nga, either nag-iisip ka para sa future, okay lang yan. Pero kung mayroon ka at ayaw mong magbigay dahil iniisip mo, may bibilin kang bagong cellphone next month, may lalabas na bagong model. No? Meron kang pinaglalaanan para sa sarili mo. Kailangan malinaw din po kasi yung mga intentions and motivations natin. At lalo tigit, no? Huwag kang asa lang ng asa, na lapit ka lang ng lapit sa mga taong mayroong maibibigay sa iyo. Kasi kailangan mong magsumikap. Kailangan mong magtrabaho. Hindi pwedeng, Pong Nazareno, tulungan niyo po ako. Sana po, pautangin ako ng taong ito. Alam ko, marami po sa inyo nagdarasal, no? Madalas kong sinasabi ito. Pakitingin nga yung mga palad po ninyo. Pakitingin. Pakitingin. Uy. Wala namang nakasulat na numero ng loto. Kasi meron iba, pag nagkukomunyon, may nakasulat dyan eh. Kasi mamaya magbabasbas tayo, itataas natin yung, Nazareno, patamain mo ko mamaya sa loto. Grabe ng jackpot ngayon eh.
Ang kayamanan, ang pera, ibinibigay ng Diyos sa atin para tayo maging daluyan ng biyaya sa tao. Pero ang tao, tiyakin mo, hindi ka magsasamantala doon sa mga taong mayroon. Iba rin kasi po yung ano, no? Yung pinagsasamantalahan mo na yung tao na alam mong mayroon kaya kalapit ng lapit eh. Magsumikap tayo. Hindi tayo pababayaan ng Nazareno. Ha? Pero wag na wag natin hahayaang kontrolin tayo ng kayamanan at baguhin ang ating pag-uugali. Tayo pa rin dapat ang may control dito. Huwag kang matakot na mawala yan. Huwag kang matakot na mauubos yan. Dahil ang taong nagtitiwala sa poong Nazareno kahit kailan, hindi mawawalan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Itoon natin ang ating puso sa kalangitan, sa ating pananalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pang mamamayan, naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tangapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na panalangin, mga intensyon para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikham at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng palugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa dagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, anumang kayamanan na pinakaiingatan natin,
iniipon-ipon, pinakakatago-tago natin, lalo pat kung ito ay galing sa nakaw, galing sa kasamaan o maling pamamaraan, kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng kapanatagan. Kahit gaano karami ang kayamanan mo, hindi niyan mabibili yung peace of mind na kailangan mo. Pero anumang kayamanang pinaghirapan at nagtitiwala na ito ay galing sa Poong Nazareno, tiyak ang kaligayahan na mararamdaman mo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.